Saan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Send yung yate po. Kung sino po yung mayari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Okay, talagang dapat na na-cite namin kayo in contempt. Unbelievable yung mga sagot. Senator Roy, related question. Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo? No, it is not okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No. Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Senator Roy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Chair, gustong-gusto ko pong sabihin, pero hindi ko po masabi po sa public. Isulat mo sa papel. At ipapasa ng COMSEC sa amin mga senador dito. Isulat mo sa papel, sino ang may-ari ng yate at sino nag-facilitate masakyan nyo yung yate? Yung may-ari po tsaka yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better tell your client to tell the truth and allow her to write in paper the owner of the yacht. Miss Alice, isulat nyo na. Andiyan na yung papel. Saan ka sumakay, Alice? Sa yate? Anong port? Miss Alice, saan ka sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, write it on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally. Pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag, Madam Chair. Pasensya na po talaga, pero natatakot po talaga ako. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana po maintindihan nyo rin po ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong death threat, ayaw mo pang sabihin. Ngayon, mas simple, isulat. Sinong may-ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay. Sen, gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Pero gusto mo pala, sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame. Yes. Isulat mo na yung may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe po ako ngayon. Kaso lang, nagwa-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano po mangyayari po sa akin. Po Let's take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel. Sinong may-ari at facilitator sa yate? Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makiisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client ninyo, pero ang inimbestigahan natin dito is sindikato na sabi nga ni si Turtul po, matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito, walang solusyon itong investigasyon na ito kung hindi natin matumbok ang sindikato. So ngayon, kung wala tayong makuha nitong informasyon, wala na, baka hindi alam nitong mga abogado ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga, baka ito, transnational crimes na itong, transnational criminal syndicates na itong involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alice Go, kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana Pilipinas pag nayari yung mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator Roy. NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Pagka sa nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings ng yate na sinakyan nyo, Miss Alice?
Alam ko lang po kulay puti, kung hindi po ako nagkakamali. Pero wala na pong, wala po ako makitang number, tapos parang may mga wings po, ganun lang po. Okay. So, yeah. Hindi ko pa nga naitatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Actually, naka-cover po kami, kaya wala po akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Eh, wala kang nakitang number? May letters ba sa yate? Meron parang sticker po na wings po. Na design lang po. Sticker na wings. Ano yung naka-cover kayo? Ano yun, Miss Alice? Makeup po. Tapos kahit gabi po, meron po kaming sunglass po. So, nung gabing... Ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganun? No, so, nung gabing yon saang court kayo umalis? Sa kayang yate? Yung port, sabihin ko na. Kasi wala naman tao. That was the previous question. Opo. Yes, SP Pro Tem. Saan port kayo umalis? Yung port po, hindi ko po alam yung exact, pero Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ko po Manila. What do you mean Manila? Manila. So, sa Metro isang Manila? Port sa Manila. Metro Manila or? Metro Manila po. Metro Manila. So, sa isang yacht dock sa Manila. Yate po yung unang sinakyan po namin. Just to put on record, Madam Chair. Sunod? Just to put on record. San Joel. Just to put on record that this is absolutely... in contrast with the statements made by Ms. Sheila Goh that they traveled from Banban for 5 hours, Madam Chair, south of Luzon. And now itong si Guah Huaping is saying that they took that white boat here in Manila, Madam Chair. Just to put on record. Yes, thank you, Sen Joel. Ms. Alice, nasulat mo na ba yung pangalan ng may-ari at facilitator sa yate? Pakisulat po. Kanina pa po namin, kanina nyo pa sinabing gagawin nyo. Isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa yate. Gusto mo bang lumapit pa kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen. JV. Yes, Madam Chair. Is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape story, so that we can compare it doon kay Sheila, no, kung talagang totoo. Ngayon pa lang, magkaiba na eh. Isa small boat to big boat, ito yate. So probably, kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka-apekto sa iyong mga kasong pinail sa iyo, pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas, kasi matutulungan mo rin ang komite para, at ang lahat, para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun eh, yung mga kriminal na tumatakas, hindi ito maulit. Yun lang pagtakas mo, gusto natin malaman. Pwede mo inarrange sa dahil, Madam Chair? Salamat, Sen. JV. Yes, unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sakay sa yate. Madam Chair. Sen. Roy. May I move, Madam Chair, that we suspend the rules of this committee by affording Ms. Alice Goh executive session para makuha natin yung informasyon na yan? Sabi niya, payat to siya. Without due respect, Sen. Roy. I'm sorry. The chair would like to recognize the presence of Sen. Bong Revilla. Salamat sa pagdalo. There is a motion, duly seconded, pero ngayon pa lamang I'm hearing objections to the motion to go into executive session. Yes? I have a very strong reservation, Madam Chair, for an executive session because I really think the public, we owe it to the public to know all of this. After tayong bastusin at balahurain ng mga puganting ito, bigyan natin ng justice din yung mga taong naghanap at pinahirapan itong gusto, Madam Chair. It's a simple question, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, alam na ni Alice, sabi niya gustong-gusto niyang sabihin sa atin, Madam Chair. Pero tuwing dilingon siya sa likod niya, may dalawa doon na bumubulong na parang ayaw po siyang pagsabihin. I'm being tempted to cite them also in contempt, Madam Chair. After all, one of them is also a resource person. Madam Chair. But in any case, yes, before Sen. Roy again, there was a motion, duly seconded, may strong reservation, may objection. The Chair will call for... Okay, before the Chair suspends, Sen. Sherwin. Madam Chairperson, with all due respect to Senator Bato, si Sheila ho, nung pumunta ho dito, malaya siya nagkwento kung ano yung pinagdaanan nila. Hindi naman ho siya humingi ng executive session. So, hindi ko ho nakikita kung bakit po si Goh Huaping humingi ng executive session. Hindi rin naman niya masabi kung ano po yung banta sa kanyang buhay. Kung may banta ho sa kanyang buhay, bakit ho si Sheila Goh wala hong banta sa kanyang buhay? No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa. No, kaya hindi po ako sumasang-ayon na magkaroon ng executive session dahil ito po yung isa sa pinakamahalagang aspeto nitong investigasyon. Paano at sino ang tumulong ho sa kanya para makatakas po.
Well, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Sen. Roy, and then the minority leader. I am inclined to withdraw my motion, but before that, I would like to explain my position on this matter. Madam Chair, alam ko yung nararamdaman ng aking mga colleagues. That's why I'm inclined to withdraw my motion. Pero ang sa akin lang, andito na si Sheila Go. Kung sige tayo insist na he has to divulge that information openly, in open hearing, hindi talaga siya, magmamatigas siya. Whereas kung mag-executive session tayo, ibibigay niya for our own consumption, at least may ma-extract tayo information at magagamit natin somehow, Madam Chair. Yun lang ang akin, parang pinulis ba? Pinulis na pag-iisip. Sayang din yung information na yun pag hindi natin makuha. Magmamatigas yan, wala tayong magawa. Hindi ba natin yan pwedeng sa interview, yung isang mas harsh na interview? Interrogation. Hindi natin pwede interrogate yan. Hanggang interview lang tayo dito. So, yun lang, Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Sen. Roy. Minority Leader and then Sen. Joel. Yes. Word of caution lang sa mga colleagues ko. Kasi ako'y abogado din po. Parang napapansin ko maabot sa radar ninyo yung mga abogadong nasa likod. But they're only doing their responsibility or their jobs, my dear colleagues. Huwag natin silang warningan or something. They have a role to perform. Ang pakiusap ko lang sa mga kasama ko sa profession, we competently just do our duty. If your client has a right, you let her invoke it, explain to her how to invoke it properly, connect it to the matter at hand, then you trust us then if we will agree with the reasoning or not. Pero pakiusap ko lang po, wag natin paringgan yung mga abogado sa likod, because they have a role to play. And malay mo, binarningan sila kanina na mali mo sila maging biktima ng sindikato. Ang akin naman warning sa atin, malay mo, tayo naman ang kailangan ng abogado in the future. So, labas natin sa radar natin yung mga abogado. Just perform your job, your responsibility in accordance with our code of professional responsibility. So, Madam Chair. Okay. Salamat tayo, Mayno. But for the record, for one, Attorney David is not just counsel to Ms. Alice, but also a resource person in this hearing. Madam Chair, Joel. May I just place into the record that I was voted and given mandate by the people to do my job as the representatives of the people. I am a senator, a sitting senator, and I can say whatever I wanted to say, and we are bound by the rules, Madam Chair. I only made mention about it because we wanted to ferret out the truth. Who is afraid of the truth, Madam Chair? I appreciate what Senator Bato made mention, but let me also state for the record, Madam Chair, that there's no case about her escape right now, Madam Chair. So questions about her escape should not be part of self-incrimination privilege, Madam Chair. Now, when it comes to death threats, Madam Chair, no one amongst us understand. Really, Madam Chair, bakit kaalis ng bansa? Tapos pag nakita mo ang PNP tsaka SILG, okay ka. Safe ka, pero hindi mo masabi. Ayaw mong tulungan ka namin? Ayaw mong tulungan ka ng Senado? Eh, klaro po sa akin yun, Madam Chair. Hindi talaga death threat. So, Madam Chair, as much as I wanted to help the client of the two lawyers advising her, Madam Chair, ang pinaka-role natin dito is to ferret out the truth. We wanted to know the truth. Tinakasan na po tayo nitong pugante na ito. Tapos, bebabyhin pa ba rin natin siya, Madam Chair? I don't agree with it, Madam Chair. Sorry, thank you. Madam Chair. Salamat, Sen. Joel. Sen. Sherwin. Just quick interjection, Madam Chairman. May I know from Ms. Go, nag-file ba siya ng police report dito sa kanyang death threat? Ms. Alice. Sen, hindi po. Nasabi niyo ba kay SILG, kay Chief PNP, dahil kaharap niyo na sila eh. No? Nasabi niyo ba sa kanila yung detalye niyang inyong death threat? Hindi po lahat po. Kasi nung ako nagkaroon ng death threat, ang una kong ginawa, mag-file ng police report para on record to. At inimbestigahan ng police para malaman kung totoo o hindi. Dahil hindi ko rin alam kung totoo o hindi. As precautionary measure, nag-file ako ng police report. Pero sa inyo, sinasabi niyo may death threat kayo, pero wala naman kayong ginawa. Sinasabi niyo lang may death threat kayo. Paano ngayon may imbestigahan ng kapulisan, ng NBI, kung legitimate yung death threat niyo? O gawa-gawa niyo lang. Kasi sa mata namin ngayon, gawa-gawa niyo lang to para hindi kayo sumagot. Sam, di po ako gumagawa po ng kwento. Totoo po. Hindi po yan ang tanong ni Sen. Sherwin. Tinatanong niya, kung nakatanggap talaga kayo ng death threat noon, bakit hindi nyo ipinormal sa isang police report? Natatakot po kasi ako sa safety ko po, Sen. Kaya
Opo. Kami rin, natatakot rin kami sa safety namin, but we have to trust our enforcers at one point. Dahil dapat maimbestigahan yan. Pero parang ginagamit mo lang itong death threat para hindi ka sumagot eh. Eh, Madam Chair, ikot po kami dito eh. Just one question. With the permission. Sen Bong Revilla for one related question. Miss Alice, sino yung nagde-death threat sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Sen, kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi niyo na kanina local. Sinabi niyo na kanina local. So, local sagutin ang tanong ni Sen Bong Revilla. Sinong local yan? Pilipino ba siya o Chinese yung nagde-death threat sa'yo? Meron foreign, meron local Filipino po. So, both. Filipino, malaking grupo talaga. Salamat, Sen Bong. So, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? Sen, pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasi sinungalingan yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Hingi lang po sana ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag nyo po isusulat po sa public. Sige. Isulat mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Before Sen. JV, yan, Miss Alice. Isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen. JV. Ni Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation kasi po dito natin maikukumpare, no? This will we'll be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarate niya itong resource, itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, huwag niyo po i-ano po sa public po, ha? Huwag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya na po. Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa yate nung pag-alis niyo sa Manila? Pag-alis po namin, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinakyan po kami sa malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Hindi po siya ano. Yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Madam Chair, as much as gusto kong pong sabihin, pero hindi ko po alam yung location. Basta puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na nakayate na lumipat kayo sa malaking barko? Isa yali, few hours lang po. Ilang oras? Hindi ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka ano po namin sa tao, wala na po kaming phone. Sinong tao? Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Opo. Pilipina o dayuhan? Dayuhan po. Anong nationality? Hindi po ako sure kung siya po ay, hindi po ako sure sa nationality po niya, pero definitely hindi po siya Filipino. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Latina ba siya? African? Asian. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Walang phone, wala po lahat. Bakit may ganung usapan na walang phone? Yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Siguro po for safety na rin po. Safety nino? Safety. Para sa akin lang po, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Hindi ko po alam. Basta yung pong sinabi po na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa yate? Opo. Estimate number of hours pagkatago kayo lumipat? Kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay na magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay na magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi pa ba nung lumipat sa barko or madaling araw na? Ano pa rin po? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. So, anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Hindi. Anong oras kayo sumampas sa yate?
Hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag-10 o'clock. So bago mag-10, so mga 9 p.m. or so. And then, pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. And then bumiyahe kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyong sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw. Anong katagal? Po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga 4. 4 days? Baka 4 or 3 or 5, mga ganun. Basta matagal po. 3 to 5 days. Ilang beses kayo nag-breakfast? Ako po kasi hindi po ako nagbe-breakfast. Okay, ilang beses kayo nag-lunch? Yung food po kasi namin, may ano po kami, siguro mga 3 or mga 4 days po siguro. Mga 4 times kasi kayo nag-lunch. So mga 4 days kayo doon. And then paglabas nyo sa room, teka, 4 na araw nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakaka-claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang kung pwede lang matras, aatras na rin ako noon. Nakakatakot. Bakit ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo sana? Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So ba't hindi mo ginawa? Yung nga po eh, nagkamali din po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Meron, wala po siyang bintana. Parang lang meron o wala? Wala po siyang, kasi pag bintana po yung nabubuksan po, diba? Hindi, bintana na nakakakita kayo sa labas. Meron po siyang isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niyo dun sa isang maliit na bintana? Wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyong sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, okay. Maaring sumisikat ang buwan, tapos nawawala. Wala pong ganun eh. Anong meron? Nasa side lang po siya. Kahit na. Sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag, dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw? To be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po na ano, napapansin po. So basta sabi mo mga 4 na araw. Apo. Pagkatapos ng 4 na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas niyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, may sinakyan po kami isang maliit na bangka. Maliit na bangka. Apo. Nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. E, ganong katagal kayo bumiyahe? Hindi. Ilan hours din po yun? Saan ka sumakay ng SP bangka? SP Pro Tem. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. Hindi mo alam yung daungan? Hindi mo alam kung saan? Hindi po. At saka instruction po sa amin, wag na po kami tumingin. Wag na po kami. Ano, naka-peering kayo? Hindi naman po. Naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. In relation Joel. Lang, Madam Chair, doon sa big boat, guwawaping, doon sa big boat, ilan kayong magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, tatlo lang po kami. Tsaka isang babae po na foreign. Oh, Chinese na. Chinese pala yung kasama. Hindi po siya Chinese kasi ang conversation po namin English. Okay. So hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero Asiana siya, di ba? Asiana po siya. Opo. So kayong tatlo lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila tsaka ni Wesley? Opo. Kayong tatlo lang yun nandun. Opo. Thank you. Salamat, Sen Joel. So Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyo makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Yung walang Filipino na tumulong sa inyo? So yung nag-iisang taong sinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo? Ito bang taong? SP Pro Tem. Ito bang taong to sinulat mo nandito sa Pilipinas? Understanding ko po wala. Nakatakas na rin? Hindi ko po alam pero alam ko po wala po siya dito. So pagkakalo mo, nasaan? Hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari? Nandito siya sa Pilipinas noon nung nag-usap kayo? Phone po kami nag-usap. Kaya nga, nasan siya? Hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-iskapo mo rito sa ating bansa? Sen, wala po. Walang Pilipino. That's impossible. Na imposible nga walang tumulong sa iyo Pilipino para makatakas dito sa Pilipinas.
Pero Sen, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Wala po talaga. Nakinuha, nag-arkila ng yate, dinala ka sa kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito nag-facilitate sa'yo na walang tulong ang mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Filipino po, Sen. Sinungaling. Salamat, SP Pro Tem. Meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo ha, narinig ko ang Zoom. Have you bribed any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Ah, ibang halaga? Wala po. Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo? Tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo. Wala po ako nakitang Filipino. Wala rin pong tumulong po sa akin ng Filipino po. Miss Alice, bago si Sen Joel, yung bawat ahensyang nandirito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati dun sa internal investigation ng mga ahensya, madadawit kayo. Sen Joel. Just one question. So itong sinulat mong tao sa papel, anong, bakit kanya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Sen, siguro hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Kaya, pero pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will wait for that. But, Wawaping, sino nagbayad nung mga travel mo? Libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per sakay mo kung hindi 200 million? Sen, wala pa akong binayaran po. So lahat libre? Wala pa akong binayaran po. Lahat libre? Wala po akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to, from the yate to the big boat to the small boat, merong nag-aasikaso sa inyo doon. Yung pupunta, saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa yate muna. Yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo? Hanggang makarating po sa okay. Dulo. Okay, so siya yung laging lahat na nagpapasilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae po na Asian. Oo. Doon, no, pag sa kanyo, sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo sa, para doon sa malaking yate, para sa malaking boat. Anong sabi sa'yo? Wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat, at apat na araw ka na doon sa maliit na kwarto, anong sabi sa'yo? Saan kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Meron po siya na mention po eh, pero hindi ko po matandaan, pero not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat, sabihin po sa inyo. Sana rin po na humihingi din po ako ng konting unawa din po sa inyo na paniwalaan niyo rin po. Wala po akong kaso na isinampa sa'yo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa iyo, na hingin ang katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, ano yung talagang destination mo. Para i-meet itong mga taong i-meet mo at mamaya tatanungin ko yun. At saka Miss Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority Leader, and then SB Pro Tem. One quick question kay Miss Alice. May tumulong ba sa'yo na mga tiga-immigration? Alam mo yung mga tiga-immigration? Immigration, wala po. Pilipinas. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansingco. Commissioner, kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chair. Commissioner Tansingco. Tama ba yung Commissioner na na-receive ko na, na-receive ko na po from through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or being transferred to another post, so wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a certain move to replace you as the head of the Bureau of Immigration.
through the media, Your Honors. Yun lamang po, just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Chair, yes, Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SB Pro Tem. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Sengkong kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitaan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo dito sa Pilipinas? Opo, Sen. Hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss hindi po nga, sa public. Ang tanong ko sa'yo, pinagsalitaan mo siya na masama. Pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Diba? SB Pro Tem, bago sumagot, sana, si Ms. Alice, the chair would like to recognize yung presensya ni Sen. Migs. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen. Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SB Pro Tem. Kinailangan pa niyang itanong ng dalawang beses. Oo nga po eh. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago si Sen. Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen. Grace. Salamat po. Yes, Alice, SB Pro Tem po na and then Sen. Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sa mga absurd. Para sa it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know? Andito po ako. Safe na safe po ako. Alam ko po yun. Yes. Pero pagkatapos po ng session, paano po ako? Yung lang, doon po ako nagwa-worry. Kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI. We will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Ms. Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam nasaan ba siya. Nasa Taiwan, Madam Chair. Ah, okay, SB Pro Tem. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano? Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Hmm. Are you aware of it? Sen, di po ako aware na holder po siya ng 5. Holder ng passport ng Kitts, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa'yo. Kami sa committee to nakikiusap sa'yo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa'yo, napakasimple. Sino ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. Pinagsalitaan ko po talaga siya na maganda. Ano nga, doon po why did he or she facilitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Saan nangyayari po ngayon sa akin? Dahil ko lang po. Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko siya disclose po sa public. It's not okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SB Pro Tem, gusto mag-interject. Yung safety mo, sagot na namin. Sagot isa lang, sagot. Isa lang tanong, isa lang. Isa lang. With the indulgence of SB Pro Tem. Sen. Bong. Isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? Ba, o yung taong ito o sa papel, itinakas ka niya? I don't think you need the advice of a lawyer to answer that question. Oo nga, factual question lang. Napakasimple ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the way itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So, itinakas ka? So nung pag-alis niyo sa yate. Sorry, Sen Bong, quick, ano lang. Yes. So, nung pag-alis niyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi rin? Okay.
Madam Chair, Sen- ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Hindi. Ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo, yes gusto no mo na sanang umatras. Yes or no lang, desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa'yo umalis? Kaya niya pinasilitate ito. Nung una po siya po, nagdesisyon po para sa akin. So, nung una. Tapos po. Nung pangalawa, ikaw nung pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So, ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una siya ang nag-initiate na ikaw ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay. So, ikaw ang big boss ng lahat ng Pogos sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogos sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Sen, Madam Chairman, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just to put into the records, no? Itong tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Mm-hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Madam Chair, only yes, one question. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo to? Ito ba nagtatangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga, so anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, eh nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. Oh, ano yung mga narinig mo? Sen, I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito. And in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya. Para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. Maybe, Madam Chair, can continue with your questioning. Yes, salamat, SP Pro Temp. So by the way, Miss Alice, kinukumpirma mo ba na nung August 14, ha, wala ka na sa Pilipinas kung kailan ni notaryohan yung iyong sinumiteng sa laysay? Ma'am, meron na po akong kaso po sa Ombudsman. I'm just asking po kung nandito, kung wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14. Oo, hindi yan incriminating sa kaso mo sa Ombudsman. Tinatanong ko lang, wala ka na ba sa Pilipinas nung August 14? Sen, under investigation na po yung issue po about po doon. No. I'm just asking, nandito ka ba sa Pilipinas noong August 14? Sen, hindi ko po siya isasagot kasi mayroon na pong kaso po sa akin about it po. Kailan kayo umalis sa yate? Anong petsa? Yan yung mahirap pag hindi nyo na lang sinasagot diretso mga diretsong tanong eh. Kailangan yung reviewin ano ba yung naunang naging sagot nyo para swak pa rin. Anong petsa nung pag-alis nyo sa yate? To be exact, hindi ko po alam yung anong date po talaga. Pero anong July buwan? Po yun. July? Apo. Oo. So before August 14, umalis kayo sa yate. Tama? July comes before August. Apo. July po kami sumakay sa yate po. Right. Okay. Sabi nyo sa isang media interview, kilala mo si Attorney Galicia. Paano mo siya nakilala? Hindi po ako nagpa-interview po, Madam Chair. Basta, sinabi mo sa isang media interview. Wala marami po. Ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na gano'n sa interview. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Yeah. Madam Chair, I invoke my right po. I'm just asking... Parang tinanong mo ako, Risa, kilala mo ba si Sen Sherwin? Kilala mo ba si Sen Doroy? Tinatanong lang kita, Miss Alice. Kilala mo ba si Attorney Galicia?
Send, kausapin ko lang po sa Glick yung counsel. My God. Si Attorney Galicia ay naging resource person na rin po namin dito sa hearing na ito. So, siguro naman, out of the two answers na pwede niyong ibigay sa chair, totoo ang sasabihin niyo. Yes, Miss Alice, kilala niyo ba si Attorney Galicia? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. May sinampahan na po sa akin na kaso po doon. Wala pong kaso tungkol sa pagkakilala mo kay Attorney Galicia. May issue na po about po doon kay Attorney Galicia po, yung sa ombudsman. May issue. I am only asking you kung kilala niyo si Attorney Galicia. Sabihin niyo lang, kilala ko siya or hindi ko siya kilala. I don't think that is an incriminating question, Madam Chair. Yes. Maybe we can even ask the lawyer if that question is incriminating. Oh, anong case? Ayun, tinatanong ng mga colleagues ko. Ano yung case na sinasabi mong incriminatory ang tanong na ito kung kilala mo si Attorney Galicia? Ombudsman. Anong kaso sa ombudsman? Hindi po pala sa ombudsman, sa DOJ po. Anong yung kaso sa DOJ on human trafficking? Opo. Wala pong kahit sa mga tanong namin, walang kinalaman ang pagkakilala mo o hindi kay Attorney Galicia sa mga charges ng human trafficking. Pwede ko bang tanungin si Director Santiago, sa pagkaalam po ng NBI, kilala po ba ni Miss Alice si Attorney Galicia? Mayroon pong interview na tinanong siya at sumagot siya na kakilala niya. Okay, salamat Director Santiago. So hindi lang po ako ang nagsasabi, from our NBI resource person, no less the director, meron kayong interview sinabi niyo, kilala niyo si Attorney Galicia. Madam Chair, wala po ako interview po about it po. Okay, Attorney Galicia, any comment? Doon sa interview na nasubaybayan ng NBI, sinabi doon ni Miss Alice na kilala kanya. Any comment po ba doon? Madam, yung mic niyo, Attorney. Ito po. Madam, allow me your honor to claim the confidentiality of the executive session. Ang executive session po, gaya ng sinabi na kanina, ay may kinalaman sa national security and the public safety. Yung usapin ba na kung kilala kayo o hindi ni Mayor Alice, wala pong kinalaman doon sa pagkaalam ko. Attorney, I really hate to do this to you, ho, pero it's clear, at least to our committee, na you notarized the affidavit of an affiant who was not within the jurisdiction of the Philippines. At kung hindi mo sasabihin ang buong katotohanan and explain yourself, I'm sorry, pero nagmumukhang you will be left holding the bag. You will be left holding the bag, Attorney Galicia. At yung executive session po na sinasite nyo, Attorney Galicia, para ipaalala lang sa inyo, ay sa pagitan nung binanggit mo in open hearing na Kaalan at yung Senado. Ha? So, at sabi po, sabi mo, isang alias Alan ang nagbigay sa iyo ng affidavit ni Miss Alice. Alam mo ba ang dahilan kung ba't niya finacilitate ang affidavit ng isang tao na klarong wala naman dito noon? Who was he doing it for, Attorney? Senator, hindi ko po alam yun. Alin po ang hindi mo alam? Yung dahilan o who was he doing it for? Yung pong dahilan na sinasabi po nila. Hindi mo alam yung dahilan nung pag-facilitate niya. So who was he facilitating for? Who was he doing it for? Wala po akong idea nun, Senator. Wala rin kayong idea who he was doing it for. Okay. Susunod kong tanong, balik po ako kay Miss Alice. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo, previously in-identify nyo bilang kapatid nyo, nag-testify na po siya dito sa Senado. Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Calugay. At ang sabi niya, si Mayor Calugay ay kaibigan mo daw. Pwede mo bang i-describe kung ano yung ugnayan mo, ano yung relasyon mo kay Mayor Calugay? Madam Chair, kakilala, kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Calugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang, kanina lang, July ka umalis. Alam ba niya yon? At isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Madam Chair, hindi po. Wala siyang alam. Wala rin po akong pinagsabihan.
So, hindi niya alam na umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Wala po akong pinagsabihan kahit sino po, for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, Miss Alice, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit niyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong po sa akin ni Mayor Kalugay po. Particular dun sa pagpapanotarya ng affidavit kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? You are under oath, Miss Alice. Opo, I'm under oath. About po dun sa question niyo po, I invoke my right po. At tungkol naman po dun kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke niyo ng right? Alin? Na about po doon sa notary po. Ini-invoke niyo yung right against self-incrimination doon sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang... Matagal ko na po hindi siya nakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Matagal na po. Ganong katagal? SB Pro Tem? Yeah. Madam Chair, kung naalala nyo noong huling hearing, Madam Alice, di ba tinanong ko sa'yo, meron ka bang karelasyon na politiko, opo, congressman? Di ba tinanong ko sa'yo, opo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba, sigurado tinanong ko sa'yo, meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang ang karelasyon mo. At hindi ito, po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Well, whatever. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor Kalugay? Hindi pa na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Talaga, ha? Ano, how do you describe your relationship with Mayor Kalugay? Kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend po. Okay. Okay, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Ganon? Ito, meron akong picture na papakita sa'yo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita po. Ibigay ko siya mamaya. Opo. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday po ni Mayor? Kalugay? Boyfriend mo? Sir, hindi ko po siya boyfriend. Okay, kailan ang birthday niya? Hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oh. Ito si Mayor Kalugay. Nakasuot ang t-shirt mo. Alice, go. Marami pa yung t-shirt ngayon. More than 20,000 po yan. Binigyan mo siya? Baka meron po siya. Binigyan mo siya? More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. In-invite lang po ako. Ba't kayo in-invite? Mayroon ka ng Tarlac, siya mayroon ng Pagkasinan. Kasalan Bayan po, parang ano po yung invitation. Kasalan po. Bayan na Suwan o Kasalan Bayan ng Bamban? Kasalan Bayan po ng Suwan yan. Ba't ka na-imbita? Magkaibigan po kami. In-invite lang po ako. Maraming mga mayors na imbita o ikaw lang? May mga ibang politicians po. Hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi? Siguro dyan po sa upuan magkatabi po kami. Lagi naman yata kayo magkatabi, no? Hindi naman po. Di ba meron siya mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa'yo? Hindi naman po. Hindi ko po makita eh. Ayan, oh. Ito. Yeah. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa'yo. Dami, oh. Sana all. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha?
Oh, ngayon, inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Kaibigan ko po. Kaya nga, ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yung tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Hindi, gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan ko. Kaya nga, marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Hindi ko po alam paano po kayo mag-gauge po na kung kano kalapit. Hindi, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Hindi naman po. How far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Opo. So yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. Sige, mamaya, babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. Salamat, SP Protea. Yeah, after you. Salamat po. Tatanungin ko naman muna ngayon si Miss Cherry or Doña Medina. And then may dalawang huling tanong ako kay Miss Alice sa puntong ito bago buksan ko na muna yung floor sa mga kasama kong senador. But gusto kong lang i-make of record, no? Nilinaw ko po para sa kabatiran ng lahat na habang si Miss Alice ay in contempt sa Senado, mananatili siya sa PNP custody. Kung mag-post bail siya, dadali na siya dito sa Senate. At yun yung bahagi nung i-coordinate namin sa korte na may kinalaman sa detention niya sa ngayon. So, yes, before I proceed to my questions with Ms. Cherry, Majority Leader. But that doesn't affect my proposed motion which I mentioned earlier regarding the custody of Ms. Alice Co. Na yung ipopropose ko mamaya that the Senate should retain custody of Ms. Alice Co. It doesn't affect that you will be able to propose that, Majo. I will leave it to the committee to make the appropriate ruling. Yes, Majo. I will lay the grounds, Madam Chair. Pero baka makonvince ko yung ibang members ng committee na tama yung sasabihin ko na ang may kustudiyang legal kay Ms. Alice Go ngayon ay ang Senate as a whole, as an institution. I am sure you will lay the grounds, Majo. Salamat po. And we will take it up at that proper time. So ngayon po, mga tanong kay Ms. Cherry. Ma'am? Sorry, Ms. Cheryl. Okay, Cheryl or Doña, o Cheryl or Doña Medina. So Ms. Cheryl, i-confirm ko lang po, no? Kayo po yung staff ni Mayor Dong Kalugay? Yes po, Your Honor. Okay. Ilang taon na po kayo nagtatrabaho sa kanila? 4 years po. 4 years. So mula po noong 2020. 2019 to 2020 po kasi. Yung 2020, nag-stop po ako ng 1 year kasi nag-business po ako. Okay, tapos? Then bumalik po ako ng 2021. Okay, hanggang ngayon. So actually, a running total of... 4 years. Bali, actually 6 years na. 2019 to 2022, tatlong taon. And then 2021 hanggang ngayon, tatlo pang taon. So 6 total with a break in between nung nagnegosyo kayo. No po. Ano po? Bali, magpa-5 years pa lang po. Magpa-5 years, okay. Kilala niyo po ba si Alice Wu? Yes po, Your Honor. And kailan niyo po siya nakilala? Siguro mga early 2022 po. Early 2022. So mga 2 years ago. Yes po. Okay, yes po. May ipapakita po akong ID picture ni Miss Sheila naman, no? Kilala niyo po ba? Ipapakita namin yung ID. Yes. Opo, may pero ID po. Ayan. Yan po yung ID ni Miss Sheila. Kilala niyo po ba si Miss Sheila, Miss Cheryl? Yes po, Your Honor. And this ID was purportedly issued by the municipal government of Suwal. Anong klaseng ID po ito? Actually po, nung Friday po, may dumating po na letter from NDI. Parang investigation po yata regarding that ID. Okay. Pero nagkataon po half day lang po because of heavy rains. Kaya hindi po natuloy na ano. Siguro po ngayong, like today, nag-start po siguro yon. Nag-start ang alin po? Ang investigation po, okay. Regarding that ID. Pero the NBI investigation aside, para sa kaalaman ng committee, anong klaseng ID po ito? Wala po kasi kaming ganyang ID. Oh, yun. Talaga? Yes po, yun. Wala kayong ID na account insurance membership? Meron pong, wala po kaming ID ganyan. Wala pong na-issue ID na ganyan, Your Honor. Ah, so na-check nyo na? Pero teka, okay. Sa Suwal, meron po bang account insurance membership? Meron bang such a thing na ganyan? Oh, parang insurance. Noon po kasing time na yan na ano, wala po kasi ako, Your Honor. Yun yung time na wala ako. 1 year po yun. Ano bang time ito inilabas? Anong taon ito in-issue? Kasi wala akong makita sa photo ng ID anong taon in-issue. Although, oo, sabi nga ni Sanjay, may 2021 sa control number. 2021 ba in-issue ito? Kung ganun?
2021 po. 2021. Pero sabi nyo, 2019 to 2022, na kay Mayor Kalugay kayo. Okay. So, nandun pa kayo sa municipal government. 2020 ng August to 2021 ng October. October ako nakabalik ng 2021. Ah, okay. So, you're telling us na probably na-issue ito earlier than October 2021. Pwede po, Your Honor. So, pero sabi nyo kanina, wala kayong ganitong klaseng ID. Ano ibig nyong sabihin? Kasi nagtanong po ako, nalaman ko na po ito, nakita ko po ito sa dyaryo, sa balita. Mm-hmm. Nagtanong po rin ako kung meron po kaming ganyang ID. Mm-hmm. Pero wala po kaming na-issue ganyang ID po. So, kung wala kayong na-issue ganitong ID, ibig sabihin, hindi kayo ang nag-issue nitong ID kay Ms. Sheila Go? Siguro po, ganun. Kasi wala po kaming ganyan eh. So, sinong nag-issue nito sa kanya? Hindi ko po alam yun. May Philippine flag. May, I suppose, seal ng bayan ng Suwal. O, meron pang control number. At ma'am, Ms. Cheryl, sa original na ID, meron pang pirma ni Mayor Liseldo Kalugay. Sa harap din po nitong ID, yung pirma ni Mayor Kalugay, na delete lang sa photo. Ito po yung harapan ng ID, pero sa likod ng ID, sa files natin may pirma ni Mayor Kalugay. So kung hindi kayo ang nag-issue nito, sino nag-issue ng ganitong ID kay Ms. Sheila Guo na may pirma pa ni Mayor Kalugay sa likod? Ongoing po yung investigation din nila ngayon. Ngayon po yata yung start nila. Eh mamaya ako na po itatanong sa NBI ito. Pero kayo po ay staff ni Mayor Kalugay sa ilang mga taon na. Wala lamang kayo sa early months nitong taong 2021 kung kailan ito in-issue. Pero sa likod may pirma ni Mayor at bumalik kayo sa pagtatrabaho kay Mayor. Nandun yes, pa rin kayo sa kanya ngayon. Sinong nag-issue nito kung hindi talaga kayo? Wala po talaga akong idea yun. Alright, we will get to the bottom of that. Kasi ito ay isang, kung nagmumukhang official ID, ginagamit ni Ms. Sheila Guo. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo ang nag-issue. Eh yung iba pong mga, ganito. Ano yun, Ms. Cheryl? Wala po kasi kami ganito talaga yun. Ayun na nga, lahat kami nagulat doon. Parang ha? Alam namin ID po ito ni Ms. Sheila, tapos sasabihin niyo wala kayong ganyang klaseng ID. Eh yung ibang mga kapatid ni Alice Guo, kilala niyo ba? May papakita po kami mga photos. Ayan. Ito yung photos niyo na si Wesley Guo, kilala niyo ba? Yes po, Your Honor. Si Alice Guo, kilala nyo, sabi nyo, no? Yes po, Your Honor. May trabaho din ba kayo, Ms. Cheryl, kay Alice Guo? Wala po, Your Honor. Kay Mayor Kalugay lang? Yes po. Sa munisipyo po ako, employed. LGU sa munisipyo, LGU kayo. Ano pong sakop ng trabaho nyo kay Mayor Kalugay? Mga bagay pang LGU lamang ba? O kahit mga personal or business matters ay iniutos din sa inyo ni Mayor? Minsan po, pero talaga sa pagiging empleyado lang po ako. Ano po? Empleyado lang po niya ako. Yun na nga po. Pero empleyado sa LGU lang ba? Or empleyado din ba sa personal and business matters? Sa personal po, minsan pagka sa anak niya, ganun po. Okay. Minsan, personal, pati sa anak. Sa business matters, minsan din ba may iniutos sa inyo? Wala naman po, Your Honor. Wala sa business matters. Kilala niyo po ba yung mga assistant o mga secretary ni Alice Guo? Sino po sa kanila? Ilan ba ang assistant o secretary niya? Yung nakikita ko po sa picture, kilala ko po. Anong pangalan niya? Si Kat po. Si Kat. O yan, ito ay photo ni Miss Alice kasama si Kat. Anong apelyido ni Kat? Yan, hindi ko po alam, Your Honor. Tapos yung isa pang assistant, anong pangalan? Si G. Si G. Anong ang apelyido ni G? Hindi ko po alam, Your Honor, yung mga apelyido. Alam. Alam mo yung telephone numbers nila? Kasi si nakuha Kat na namin yung dalawang pangalan nila at numbers. Si Kat lang po. Si Kat, okay. I-provide nyo please sa komite yung telephone number ni Kat. Dahil sa previous hearing ay nalaman na namin yung first name niya at kinokontakt namin sila. Pahingi din ng, i-corroborate ko lang kung yung nakuha naming numbers earlier. At least yung kay Ms. Kat, pakibigay nyo rin sa komite. Alright? Yes, Ms. Cheryl. Salamat po. At yes, bago ko lang tawagin si SP Pro Temp, quickly lang bago ko tawagin si SP Pro Temp at matapos ako kay Ms. Cheryl. Ms. Alice, ano pong full names ni na Kat at G? Mic nyo please. Si G po, alam ko po si G Pepito. G Pepito. At si Kat? Si Kat, Kat,
Salazar. Kat Salazar. All right. Meron din kayo sigurong telephone numbers nila, ano, Miss Alice? Madam Chairman, wala na po akong cellphone. Wala na kayong cellphone. Pero nasa cellphone nyo na, probably nasa PNP? Wala yung na telephone numbers nila. Nasaan yung cellphone nyo? Yung cellphone ko po, wala na po. Nasaan na nga po? Wala na po. A few months ago pa po. Paano nawala sa inyo yung cellphone nyo a few months ago? Nung, ano po, kinuha po nung lady po na kasama po namin. Ah, okay. How convenient. Pero sige. So lastly, kay Miss Cheryl, kailan mo naman nalaman na wala na sa Pilipinas si Miss Alice? Yung lumabas po yung balita po. Kailan po yun? Kailan niyo po nabalitaan sa balita? Yung naglabasan na po sa mga dyaryo po, nawala na po siya dito. Ang mga anong buwan po yun na nabalitaan niyo sa mga dyaryo? Ito na lang pong August yun po, Your Honor. August, okay. And then lastly, kay Miss Cheryl sa ngayon, nautusan ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice noong August 14 na submission? Kayo ba ay nautusan para doon? You are under oath, Miss Cheryl. Yes, ha? Sino pong nag-utos yun? Ay, no, kami pong magtatanong sa inyo. Inutusan po ba kayo na iproseso yung pagpapanotaryo sa affidavit ni Miss Alice para sa August 14 na submission niya? Wala pong nag-utos sa akin yun. You are under oath, Miss Cheryl. Wala po. Pero ginawa mo ba? Yes, pinanotaryo nyo ba? Hindi po ako nagpanotaryo. You just said yes po? Hindi po. Ano yung niyasan nyo kanina? Hindi po ako nagpanotaryo. Hindi kayo nagpanotaryo na affidavit? Yes po. Lastly, you are under oath, yes, Miss Cheryl. Yes po, Your Honor. Alright. Sa ngayon, balikan ko na lang si Miss Alice. Dalawa na lang tanong sa iyo sa ngayon mula sa akin, Miss Alice, bago ko buksan sa mga kasama kong senador. Alice, actually, ang dami kong naiwang mga tanong sa iyo dati dahil di ka na sumipot sa mga nakaraang pagtawag namin sa iyo. I'd like to ask you about some others of your associates. Si Yu Zhengkang, incorporator ng Hongsheng Gaming. Kilala mo ba siya, itong si Yu Zhengkang? Mike, please. Your Honor, yung incorporator po ng Hongsheng, yes, na Yu Zhengkang, yes, na-meet ko po siya before. Okay, na-meet mo siya. Okay. And I'm sure, alam mo na yung Hongsheng, ang pogo sa Bamban na pinalitan ng Zun Yuan matapos ito ma-raid ng tao. Ito yung company na pinacilitate mo para makakuha ng lono, yung letter of no objection. Kilala mo din ba si Hong Jiang Yang na kapatid ni Michael Yang? Hindi ko po siya kilala. Kasi may shared bank account sila ni Yu Zhengkang na na-meet mo na. Si Yu Zhengkang na-meet ko na po. Pero yung Hong po, hindi ko pa po siya na-meet. Kilala mo naman ba si Michael Yang? Hindi ko rin po siya kilala, hindi ko pa po siya na-meet. How about si Gerald Cruz? Kilala mo ba? Gerald Cruz po. Gerald Cruz. Wala po, kilala mo ba siya? Wala po. Alright. At this point, buksan ko na muna. Sandali lang. Huling tanong pala dun sa aking para sa iyo ngayong araw. Miss Sheila, sino po si JP Samson? JP Samson. Meron kayong shared bank account sa kanya, di ba? Miss Alice? Opo, si JP po, kaibigan ko po. Meron po kaming second car na shop po dati. Okay. Opo. And meron kang shared bank account sa kanya, tama? Dati po para sa mga second hand cars po. Okay. Hanggang kailan itong shared bank account niyo ni JP Samson? Hindi ko na po maalala po yung exact date po, Your Honor. Bandang anong taon? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Few years ago or many years ago? Few years ago po. Last year, 2 years ago, 3 years ago? Baka more than 3 na po. So mga 4 years ago? Hindi pa ako sure sa exact po. Pero mga 4 years ago? Or baka, baka more than 4 or more than 5 po. Matagal na po talaga. So 4 to 6 years ago? Bakit nyo sinara yung joint bank account nyo ni JP Samson? Hindi na po ginagamit po. Dahil? Hindi na po ginagamit po. Bakit hindi na ginagamit? Ang doon sa second hand cars po kasi per commission, per unit lang naman po siya eh. Mm-hmm. Parang pang display lang po, ganun. Mm-hmm. So nung wala na pong transaction, wala na po. Si JP Samson din ang nagpakilala sa'yo kay Nancy Gamo, no? Dahil siya dati ay nagtatrabaho sa Baliwag. Opo. Yes, empleyado siya doon dati. At nabanggit din ang pangalan niya nung isang hearing ng Subcommittee on Justice naman, as having booked the Emon Pulo Hotel with Emon Ronquillo. It seems na si JP Samson nagpa-fraternize quite a bit with high officials in the PNP. May isang photo kami dito. At ipapatawag namin din si JP Samson sa susunod na hearing. Si JP Samson ay yung nakaupo. Ayan po, yung nakaupo. So, ang nasa kaliwa niya ay si PNP Police General Karamat.
Then yung nasa kanan ay si Mayor Kalugay. I'm sorry. Okay. Mayor Violago, to please correct the record. Mayor Violago ng San Rafael, Bulacan ay nasa kanan naman ni Mr. Samson. So ipatatawag natin si JP Samson sa susunod na pagdinig. And last, very last for now, Miss Alice. Oh, nasabi niyo na wala kayong phone sa ngayon. Eh paano kayo nagtatawagan ni Attorney David? Pinupuntahan po niya ako. No, pinupuntahan kayo? Opo, sa doon sa PNP Custodial po. Sa PNP Custodial. Opo. Eh pero nung nasa Indonesia kayo, nagtatawagan kayo ni Attorney David kasi nung natakas ka pa nasa Indonesia ka pa pala, sinasabi sa amin ni Attorney David na nagtatawagan naman kayo at kinukumbinsi daw nila kayo na umuwi na at sumuko na. Paano kayo nagtatawagan kung many months ago kinumpis ka ng misteryosong babae sa pag-eskapo nyo yung cellphone nyo? Opo, WeChat lang po siya. WeChat? Opo, WeChat lang po. Wala pong number po. Pero phone-based din yung WeChat, di ba? Opo, basta internet po. WeChat lang po. Oo, kahit internet. Pwedeng ano, sa cellphone din yon. So, meron kayong cellphone nung nasa Indonesia kayo? Doon sa Indonesia po, nung huli na po, wala na rin pong cellphone. Pero nung panahon na nagtatawagan kayo ni Attorney David, may cellphone kayo para makapag-WeChat? May internet? Opo, para makausap ka po yung lawyer po. That's just right. Interject. Okay, salamat, Ms. Alice. Yes, Alice, bakit pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, after, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi na po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia? Opo. Alright. You have the floor, unless the SP Pro Tempo allow Sen Duroy to interject. But you have the floor now, yes. SP Pro Tempo. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Talaga alam ko lang. Po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya? Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo, nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name niya. Ang alam ko po Dong Kalugay po. O, hindi, aware ka na Liseldo pangalan niya. Liseldo. Ay, opo, oh, Liseldo. No. Artista ka nga, no? Mas magaling ka po umarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po hindi po walang ano po, hindi po siya existed po. Hindi siya. Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede nating ipakita yung sige. Business permit na ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi niyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice, and Cell stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung, ano, yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, di po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Oh, talaga? Ang dami mong di maalala. Oh, yan. Tingnan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Oh, ang may-ari niyan eh, sa Ditkay pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm.
hindi po siya Madam natuloy. Chair, if I may, Madam Chair, if I recall Madam Chair, for the information of the body, I don't think Sheila Goh denied it. Okay. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it because, and I quote, Madam Chair, and the records will bail me out, she was asked by Gwa Hua Ping, a.k.a. Alice Goh, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Goh to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Goh ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Based on the statements Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Goh nitong dokumentong ito? Your Honor, di mo malala? Honestly, may ganun proposal pero hindi ko na rin maalala na natuloy. Hindi mo na kasi pero yung farm po wala naman po natuloy. Dito sa hearing, noong last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Goh na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Siguro doon sa application po. Pero yan po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Goh to sign this document? To make it appear that she owns this farm? Sen, ano po siya? Kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Kasi detail lang to eh. Pero walang pong ganun na existing na ano na farm. So sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya anong klase proposal? Proposal na gusto kong mag-farming pero hindi naman po kasali diyan si Mayor Kalugay. Gaano kalaki ito? Mag-uumpisa po sana kami sa 2 cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki yung farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San located to? San ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan ng ano? Wala naman. Ng farm? Wala naman po. Ha? Wala diba, naman very po. Obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Sel, Liceldo. Oh, di ba? Ano? Ayaw po rin, mamin. Namalalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidades mo. Siya hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po. Anyway, Alice, we'll find it out when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Okay. If I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former Mayor of Bamban, Mayor Feliciano. Mayor Feliciano? Yes, sir. In last hearing, di kayo nakapunta? Is it true? Yes, Chair. Yeah, there was a previous meeting. The problem was the message came at Friday, late afternoon. Monday. So that you acceded to the invitation of this committee here today. Yes, sir. All right. Gano'ng matagal naging mayor of Bamban? I was a mayor of Bamban since 2013. So, when did you start your political career in Bamban? I ran 2010. I lost. And then, that was the first time? 2010. Yeah, that was the first time. All right. For mayor right away? Yes, sir. For mayor. And then? And then I got elected. I ran again 2013. You won? And then I won. And then I won for the next succeeding programs again. So I graduated up to 2022. 2022. Yes, sir. So you completed your 3 terms? Yes, Your Honor. As a mayor. Yes, Your Honor. Why did you endorse the candidacy of Alice Goh for mayor to replace you? Because I gathered information that there was a captain who was supposedly going to run for mayor. And at nag-usap na raw kayo na siya yung next mayor na endorse niyo. And all of a sudden, you endorsed the candidacy of Alice Goh. Is that right?
Yes, there was a barangay captain who wanted to run for mayor, but unfortunately, he did not get your endorsement, and instead, you endorsed the candidacy of Alice Goh. Yes, sir. That's right. Yes. Why is that so? To make the long story short, yung barangay captain na yon, he was supposed to be my predecessor. Yes. But the problem was... Predecessor or successor? Successor pala, sorry. Successor. Mm-hmm. But the problem was, during my last term... I decided to run for congressman for the 3rd district. Did you run for congressman? Yes, I ran for congressman. Unfortunately, you lost. Unfortunately, I lost. Who was your opponent then? Kong Bong Rivera. All right, okay. And then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So on late notice... No, was that during the campaign period already? No, prior to that. Prior to that? Yeah, prior to that. Wala pang filing ng COC? Wala pa po. Okay. This was after already the pandemic. Okay. So when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan... ako lang ang tatakbo, suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain? Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Bamban is only small... What is your population in Bamban? Our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahati? Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody... on my side. So, ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So, in my town, when I took it over... Okay, sige. Paano mo nakilala to si Alice Goh? Since she was fig farmer... Since she was a? Pig farmer. Uh-huh. So, meron sila pong pig farms sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the detail. On your second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all? Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang wala. Maging mayor? Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kana kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016? When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila? Si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry, since ang Bamban po is mostly an agricultural town, so there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why Bamban is not progressing because of the foul smell in the area. Mm-hmm. And of course... since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nakilala po kami, Your Honor. Okay, so pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Bawfulad ng permit sa Bamban? Bawfulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was... March 8, 2019. Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit na Bawfulan? Si Miss Alice Goh. Ah, siya mismo? Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Sino yes, nag... In behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Goh. Siya po. Siya. Ano, sa tingin mo, anong participation niya sa Bawfulad tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. May idea po ba kayo kung saan, anong klaseng operasyon ang ginagawa niya sa loob ng Bawfu compound sa Bamban Tarlac? Ay, wala po. Kayong nakupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us. And no, excuse me? Letter of no objection. Yeah. Who provided that loan?
What do you mean, sir? Sino nag sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time. During so my time. You were the you approved it. No, hindi po ako. There was the Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. Yes, but of course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification, Your Honor. You mean to say you did not sign the... Is that an ordinance? It's a resolution, Your it's Honor. It's a resolution? Yes, Your Honor. The mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the vice mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway, nag-issue ko ba ng travel pass kay Wang Ziyang, the incorporator of Baofu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Banban and coming to Banban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did? Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino pa mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time, it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa bayan. Katulad nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziyang. So it's an educating, it's an pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod, kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong ganon, kailangan ma-check na po sila. As mayor, command responsibility mo yan. Yes. Mayor din ako. Yes, sir. My command responsibility as mayor. Yes, sir. But the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, check po natin. Totoo naman. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, initial mo ng permit. Wala. Big boss pala ng Pogo ito. Eh, siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Diba? Sa mayor, babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa yung pagkakalam, ano-ano mga negosyo ni Alice Go? Ang alam sa ko lang Bamban? Po, yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner? Ay, hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Civil lang po ang relationship okay. Namin. Okay. How did you approve to endorse the candidacy of Alice Go? Siya ba lumapit sa'yo? Oh, o ikaw nagkusa sa kanya na, o ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi, tinanong ko po siya if she's interested to run. Mm-hmm. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga for choosing a mayor, dapat economic manager po. Uh-huh. Para malaman po. So, inichapuera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bamban Tarlac? Wala. Kung makikita nyo po yung video during that time, talagang linalight na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh. Hmm. So, I had to do something para maproteksyonan naman yung interest ko when I run for congressman. Kaya maproteksyonan po, ang interest mo? No, sir. I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na okay. Sinasakupan mo, wala po kayo. Nung kinuusap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? Sabi did po niya. Did she agree right away to run for mayor? Ay, hindi po. O nagpakipot ng konti? Pag-iisipan daw po niya. O gano'n kung tagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbo mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbo mayor, under your ticket, I presume. Independent po. Ikaw ang dala niyang congressman. Right? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Wala po. Eh, kinuha mo. Sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po. Sarili ko po. O, ikaw nagbigay kay Alice? Hindi naman po. Ha? Hindi po. Negosyante lang po. O, sige. Anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, sir. Anong pagkakaalam mo rito sa Alice L. Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala ka alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi ka na mayor nun? Ha? Wala na po. Wala ka nang, hindi ka na mayor? Hindi na po yata, hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong ano? Yung document? Sa DTI? COMSEC? Kailan COMSEC? Pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SB Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. Kung August 2022, hindi na nga siya wala mayor. Wala na mayor na po. Sorry, SB Pro Temp. March 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa nun kung March. Sa Sual po yan eh. Oo nga pala, I'm sorry. Banban po tayo. Pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala hindi mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po.
na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun. Dito po sa Mariotun eh. Ha? Sa Mariotun po. Buti naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente. Opo. Hindi ka nakakasama. Hindi po. Guy. Hindi. Pero kilala mo siya personal? No, civil lang po. Ah, civil lang? Opo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat din, SB Pro Tem.